Magandang araw. Bago natin simulan ating bagong lesson ngayon, meron muna tayong laro. Sa pagsasagot, sasagot lamang tayo ng yes or no. Kung tama, yes. At kung mali naman, ay no. So, let's play the game. Handa ka na ba sa ating laro? Unang katanungan, ang mga kulisap at peste ay nakakatulong sa mga halaman. Yes or no? Nakakatulong ba ito sa paglago ng mga ating taning pananiming halaman? So, ang tamang sagot ay hindi or no. So, nakakapinsala ang mga insekto sa ating mga halaman. Hindi dapat gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Tama bang gawi ang nilalarawan o pinapakita sa ating pangungusap? Hindi dapat gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo. Yes or no? So, ang tamang sagot ay no. Kailangan natin gumamit ng sombrero upang maiwasan natin ang sakit. Lalo na sa pagtatanim, minsan ang panahon ay maulan o mainit or malamig. So, bilang protection sa ating ulo. Iwasan ang pagkakamot o kaya'y pagkukusot ng mga mata habang nagbubungkal ng lupa o naglalagay ng abonong organiko. Yes or no? Kung tama, yes. At kung hindi naman, ay no. So, tama. Iwasan natin ang pagkusot sa ating mata dahil minsan ang mga alikabok na nasa ating kamay o makakating mga nahalawakan nating halaman ay mahahawa ang ating mata o mamumula o magkakaroon ng kate. So, upang maproteksyon ng ating mga mata, iwasan natin ang pagkamot nito. May turing na tagumpay ang iyong pagtatanim kapag nakita mo ang iyong mga pananim na malulusog, walang peste at namumunga ng marami. Tama ba ito o mali? Yes or no? Tama, may tuturing nating tagumpay kapag nakikita nating malusog at syempre namumunga at lumalagong ating halaman. Magukol ng sapat na panahon sa mga punla, obserbahan tuwi na upang matiyak ang kalagayan ng mga ito. Madaling masusugpo ang mga peste o anumang sakit na dadapok kung gagawin ito. Tama ba ito o mali? Kung tama, piliin ang yes at mali naman ay no. Kinakailangan ba nating obserbahan lagi ang mga halaman? O makita natin ang kalagayan at kung ano ang paraan para masugpo ito? Pagukulan ng sapat na panahon. So, ang tamang sagot ay yes. Narapat lamang na mag-ukol tayo ng sapat na panahon upang kapag nakita natin problema sa halaman, maagapan natin ito ng solusyon. Upang walang maging sagabal sa paglago, pagkaroon ng bunga, at pagkaroon ng maraming produce ng mga bunga at production ng ating mga pananim. Sa mga katanungan sa ating laro, ano ang napapansin nyo? Ano kaya sa tingin ninyo ang bago nating lesson ngayon? So, sa ating mga napag-aralan ngayon, tungkol ito sa ating masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman. Tumutukoy sa pagsugpo ng mga insekto na siyang nakakasama sa mga alaga nating halaman. Alam niyo ba na mga peste o mga sakit ng halaman at mga damo ay maaring maging seryosong banta sa mga pananim? Sinasabi ng mga kumpanya ng chemical na ang tanging solusyon ay regular na mag-spray ng mga pestisidyo. Ngunit ang mga chemical ay maaring maging sanhi ng maraming problema kaysa malutas nito. Ang pagpanatiling pagsasaka ay gumagana ng may kalikasan upang mapanatili ang balanse ng mga pananim, mga insekto, sakit, damo at buhay sa lupa. Tinatawag itong natural
pest management. Pinipigilan ng pamamahala ng natural na peste ang mga problema sa mga sakit sa halaman at pinapanatili ang nakakapinsalang chemical sa ating katawan at kapaligiran. So sa module na ito, ikaw ay inasahang makasasagawa ng masistemang pagsugpo ng peste at kulisap ng mga halaman o natatalakay ang masistemang paraan sa pagtatanim ng gulay. Kahit handa kang gumamit ng mga pesticidyo, mahalaga pa rin malaman kung pinipinsala ng mga peste ang iyong mga pananim, kung gaano karaming pinsala ang nagagawa, at kung ang mga nilalang sa bukid ay nagkokontrol na sa peste, pagkatapos ay maaari kang magpasya kung kailan ka gagamit ng mga chemical at kung anong uri na ang mga gagamitin. So pinakamahusay na paraan upang makontrol ang pareho mga peste at sakit ay upang mapanatiling malusog ang mga halaman. So pwedeng isa sa gagawin natin dito ay yung bumuo tayo ng malusog na lupa. So isa sa pwede natin magiging gawing sistema ay yung intercropping, crop rotation, companion planting. Una, ipapaliwanag ang paggawa ng organikong pagsugpo ng peste at kulisap. So sa pagbuo naman ng malusog na lupa, ito ay nagbibigay ng bahay sa mga mahusay na insekto at tumutulong na maiwasan ang maraming sakit sa halaman. Ang halaman na lumalaban sa halaman. So sa pagpalawak tungkol sa mga binhi upang matiyak ng iyong pinili ay lumaban sa mga karaniwang peste at sakit. Magtanim din sa tamang oras. Ang peste at karamdaman ay madalas na tumutugon sa panahon. Tulad ng mga unang pag-ulan, unang mainit na araw, ang panonood kung paano lumaki ang bawat ani at nakikipag-usap sa iba pang mga magsasaka tungkol sa pattern na maaring makatulong sa iyong pagpasya. So mga masistemang paraan ng pagtatanim ng gulay. Ano-ano ang iba't ibang masistemang paraan ng pagtatanim? Una ay tinatawag nating crop rotation. Ano ba ang crop rotation? So ito ay isang proseso ng pagsasalit-salit ng mga pananim ayon sa kalagayan ng panahon. Binibigyang halaga rito ang uri ng halaman. Ang crop rotation ay pamamaraan ng pagtatanim ng mga pananim sa ibang lugar ng hardin upang walang isang tanim na itatanim sa parehong lugar. Dalawa o higit pa taon na magkasunod. Bakit mahalaga ang crop rotation? Dahil ito'y nakakatulong upang mapanatili ang struktura ng lupa at mga antas ng pagkain nakapagpapalusog at maiwasan ang mga insekto na nasa lupa na makakuha ng isang paanan sa hardin. Kapag ang isang solong pananim ay nakatanim sa parehong lugar bawat taon, ang struktura ng lupa ay dahan-dahang lumala, habang ang parehong mga nutrisyon ay ginagamit ng paulit-ulit. Sa ganitong paraan, pinagplanuhan ang bawat uri ng halaman itatanim sa bawat panahon. Pagkatapos ng ilang taon, ang lupa ay naging hindi malusog. So pinatuyo na ang mga tukoy na nutrition, kasabay nito ang mga peste at mga insekto ay kumakain sa isang pananim. So yun ang nagagawa kapag solong pananim. So mahalaga ang crop rotation. So ito'y nakatulong upang mapanatili ang istruktura ng lupa at ang mga antas ng pagkain nakapagpalusog at maiwasan ang mga insekto na nasa lupa. Ang susunod naman ay tinatawag nating companion planting. Ano ba ang companion planting? Paano ba ang sistema ng masistemang paraan ng pagtatanim?
So ito yung pagtatanim at pagpaparami ng iba't ibang uri ng mga panim para sa pagpuksa ng mga peste sa halamanan para sa pollination. So ito'y maaring tila isang kakaibang idea. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang mo kung paano lumaki ang mga halaman sa kalikasan, walang mga seksyon ng isang species lamang. Palaging may isang halo ng mga species na uuri na may iba't ibang mga niches at ecological function. So habang ang mga sa pag-aaral ng mga pakipag-ugnayan sa pagitan ng mga halaman, alamin na maraming mga halaman ay may kapaki-pakinabang na mga relasyon at nalalapat din sa mga halaman sa hardin. So ang companion planting para sa pagkakaroon ng tirahan ng mga bagay na nabubuhay sa ilalim ng lupa tulad ng mga bulate na nagsisilbing sikretong tagabungkal ng lupa sa halamanan. Malaking tulong ang bulate o earthworm dahil sa pagbubungkal na lang ng lupa, napupulbo yung lupa at nakapasok yung hangin sa loob nito. Kailangan din ng oxygen ang mga roots upang makasip, maliban na madali makapasok ang tubig, kailangan din ito yung makadaloy ang hangin sa ilalim ng lupa upang maging mapabilis ang pag-absorb ng tubig at nutrients sa mga roots ng ating mga pananim. Ang susunod naman ay tinatawag nating intercropping. Ito ang pagtatanim ng higit sa isang pananim kasama ng iba pang pananim o multiple cropping. Karaniwang salitan ang mga hanay ng mga tanim. Ang intercropping ay tinukoy lamang bilang lumalagong dalawa o higit pang mga uri ng pag-aani sa isang bukid. Ang pagsasanay ng intercropping ay talagang nasa paligid simula ng magsimula ang pagsasaka. So ang paggawa ng makabago ng mga kagamitan sa pagsasaka ay nagbago ng ating kasanayan sa pagsasaka. May tinatawag din tayong monocropping. Ito yung pagtatanim lamang sa isang ani sa isang patlang na inaakma sa hangarin na mapakinabangan ang dami ng mga binhi na maaari mong itanim sa isang bukid at sa isa pang mas maikling panahon. Pero ang intercropping, ito higit sa isang pananim kasama ng iba pang pananim or multiple cropping. So magiging pagitan lamang nito, meron tayong salitan. Isalang-alang lamang sa ganitong paraan ng pagtatim na hindi nag-aagawan ang mga tanim ng sustansya tulad ng tubig, sikat ng araw, asikat ng araw. So karamihan sa mga halimbawa nito sa taunang mga butil tulad ng gulay, halo-halong intercropping, klasikong mais, beans at kalabasa. So minsan mayroong mga pangmatagalan na uri na may taunang pananim na lumaki sa gitna nila. So sabihin ang pangmatagalan na bawang at balanoy na may taunang mga kamatis. Ang mga perennial ay gumagana rin ng maayos sa iba pang mga perennial. Sa mga bahagi ng tropiko, ang mga saging, papaya, kape, vanilya at kakao ay gumagawa ng isang kupunan ng intercropping o pinagsama-sama. So pati rin yung espasyo na kinakailangan ng bawat tanim, nakakatulong din ang paraang ito. Ngayon naman, talakayin natin ang mga sistemang pagsugpo ng mga peste at kulisap ng mga halamanan. So una dyan, may tinatawag tayong tuwirang pagpuksa. So isa sa halimbawa ng tuwirang pagpuksa, yung paggamit natin ng insecticides. So napapansin natin, may mga iba't iba tayong kaparaanan ng pag-spray
gamit ang insecticides. Ang iba naman sa makabagong teknolohiya ngayon, gumagamit ng drone sa pag-spray ng pamuksa ng insekto sa pangmalawakang hektaryang lupa. So, mahalaga ang pestisidyo. Tinutulungan ito ang mga magsasaka na palaguin ang mas maraming pagkain sa mas kaunting lupa sa pamagitan ng pagprotekta sa mga pananim mula sa mga peste, sakit at damo, pati na rin ang pagtaas ng pagiging produktibo bawat ektarya. So karamihan sa mga magsasaka ay gumagamit ng pestisidyo, kabilang ang mga organikong magsasaka, organic farmer, mula man sa gawa ng tao o natural na mapagkukunan ng pestisidyo ay ginagamit ng lahat ng mga magsasaka. So, ang pagkakaiba ay ang organikong magsasaka ay maari lamang gumamit ng pestisidyo mula sa natural na mapagkukunan. Ngunit ang parehong gawa ng tao at natural na mga pestisidyo ay may iba't ibang mga antas ng pagkalason. So, nang walang paggamit ng mga pestisidyo, higit na kalahati ng karamihan sa mga pananim ay mawawala sa mga peste at sakit. Sa pagitan ng 26 hanggang 40% ng potensyal na produksyon ng ani sa mundo ay nawala taon-taon dahil sa mga damo, peste at sakit nang walang proteksyon sa pag-crop, ang mga pagkalugi ay madaling madoble. Sa pasalimbawa ng tuwirang pagpuksa ay tinatawag nating pagpausok, smudging or fumigating. So, ano ang smudging sa agrikultura? Kasama sa smudging sa agrikultura ang pinsala mula sa pagkasunog ng mga lumalagong materyales o paggamit natin ng mga ang nakakatulong ang usok upang yung ating mga pananim ay maprotektahan sa hamog o nagyeyelo. So ang usok ay nagsisilbing isang kumot upang mabawasan ang pagkawala ng init dahil sa pagpapalabas na radiation, lalo na sa mga citrus groves, upang magbigay ng protection laban sa hamog na yelo at iba pang mga pananim. Nakakatulong din yung pagpausok upang maalis din yung iba't ibang uri ng insekto. So ang tawag natin dito ay smudging or fumigating. Isa namang uri ng tuwirang pagpuksa ay tinatawag nating paglalason o poison killing. Maraming mga magsasaka ang pinili na gumagamit ng chemical upang maiwasang masira ang mga damo at peste sa kanilang mga pananim at magdagdag ng mas maraming nutrition sa lupa. Mayroong tatlong magkakaibang uri ng mga pestisidyo, mga herbicide, insecticide at fungicides. Ang tatlo sa mga pestisidyo na ito ay ginagamit upang pumatay ng iba't ibang uri ng mga peste na matatagpuan sa isang sakahan. Ang mga magsasaka na nagpasya na huwag gumamit ng anumang chemical ay tinatawag na organikong magsasaka or organic farmer. Ang mga halaman ay nangangailangan ng sustansya upang lumago sa isang bukid. Ang mga nutrition tulad ng carbon, oxygen at hydrogen ay laging magagamit sa mga halaman. Isa pa sa halimbawa ay tinatawag nating paggamit ng bitag o panghuli. Tinatawag nating trapping. Ang isang pananim na bitag na kilala rin bilang isang sakripisyo ay isang halaman na idinagdag mo sa iyong hardin upang maakit ang mga peste na malayo sa mga pangunahing pananim na iyong tinatanim. Ang pangangatwiran na ito, tulad ng maraming mga bata ang pipili ng ice cream kaysa sa isang plato ng gulay, gayon din ang karamihan sa mga peste sa hardin
ay may mga kagustuhan para sa kung ano ang nais nilang mabuhay. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga hilera ng isang pananim na bitag or trapping. Ito'y isang halimbawa ng tuwirang pagpuksa. So ang pag-crop ng bitag ay isa sa mga mahalagang diskarte sa organikong at regular na ginagamit ng mga organikong magsasaka. Ngunit ilan sa mga hardinero ay may kamalayan sa mga benepisyo na inaalok nito. Isa pa sa halimbawa ng tuwirang pagpuksa ay yung gamit ang kamay sa pag-alis at pagpatay ng mga insekto or hand picking and killing. Ano ang kahalagahan ng hand picking? Ang hand picking ay isang mahusay na pamamaraan ng pagkontrol sa mga peste, lalo na't iilan lamang sa mga halaman ang nasisiyahan. Ito ang pinakamadali at direktang paraan upang patayin ang nakikita at dahan-dahang gumagalaw na mga insekto. So, gamit ang kamay sa pag-alis at pagpatay ng mga insekto o tinatawag nating hand picking and killing. So, ito'y isang uring paraan ng tuwirang pagpuksa. Ang susunod naman ay tinatawag nating paghikayat sa mga ibong kumakain ng kulisap or attracting birds that feeds on moths and caterpillar. So, ang isa pang pagpipilian ay hikayatin ang mga mandaragit na ibon. So, ang mga kistrel, kwago ng kamalig, magagaling na mga kwago at iba pang mga raptor ay maaring maakit sa bukid sa pamagitan ng pagbibigay ng perches o mga kahon ng pugad na naangkop sa mga species. Pinapayagan nito ang mga ibon na magpatrolya sa mga bukirin o halamanan para sa isang matatag na pagdidieta ng mga daga. Nakakasira rin sa mga pananim at pumipigil sa mga ibong mga maninira. So, sakahan para sa mga makinabang na ibon. Ang mga ibon na biktima ay maaaring maglaro ng positibong papel sa bukid. Ngunit gayon din, ang iba pang mga kapaki-pakinabang na ibon, ang madalas na hindi napapansin ng katotohanan, ito'y mahalaga sa pagsasaka. So, nakakatulong ito upang kainin yung mga iba't ibang uri ng uod at yung mga nakakasira sa mga pananim. Ang pangalawa namang uri ay tinatawag nating dituwirang pagpuksa or indirect method. So, isa dyan yung pag-i-sterilisa ng mga lupa or soil sterilization. So, isa sa ini-sterilize sa lupa, ginagamitan natin ng sterilization ng init. Karamihan sa mga peste, sakit at damo sa parehong halaman at halaman na form ay may temperatura kung saan sila ay nawasak ng organiko. Pareho ng totoo sa mga microorganism. So, ang temperatura na inilaan sa panahon ng bahagyang sterilization habang isalang-alang ang mga temperatura ng pagkawasak ng iba't ibang mga organismo ay nagdadala rin ng ilang kaugnayan sa lubos na pagiging praktiko ng paglalapat ng isang tiyak na temperatura o saklaw na temperatura. Nakakatulong ito pang maalis din ang mga insektong nakatira sa mga lupain na dati ay tinatamnan natin ng mga tanim na may mga insekto. So, kailangan gawin ito upang mapanumbalik muli ang
nutrients sa lupa. Isa pang dituwirang pagpuksa ay yung tinatawag nating pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman o crop rotation. So ito'y isang mahalagang diskarte para sa pamamahala ng ilang mga sakit ng halaman, damo at mga peste ng insekto ng mga pananim na gulay. Ang crop rotation ay nagbibigay din ng mga benepisyo sa nutrisyon sa mga halaman at nagpapanatili ng kalusugan sa lupa. Ang mga halaman sa parehong pamilya ng halaman ay dapat tratuhin bilang isang solong umiikot na grupo. Ang pag-ikot ng ang crop rotation ay nasasangkot ng pagtatanim ng isang pagkakasunod-sunod ng iba't ibang uri ng mga pananim sa isang lokasyon sa loob ng isang bilang ng mga panahon. So napapanatili nito ang mapabuti ang kalusugan ng lupa. Ang susunod naman ang paglinis ng kapaligiran or clean culture. Sa pagsasaka ng gulay, paghahanda ng lupa at pamamahala sa pagsasagawa ng malinis na kultura na karaniwang sinusundan sa pagtatanim ng gulay. Ang lupa ay pinanatiling malaya sa lahat ng mga nakikipagkompetensyang mga halaman or paglilinis ng kapaligiran. Isa dyan ang pag-aalis ng mga damo, pagtanggal ng mga bato at iba pang mga dating halaman o pang panibagong pananim naman ang ating ipapalit. Dito wirang pagpuksa or indirect method, isa sa ginagawa ay yung pagtatanim ng halamang matibay sa sakit or use of resistant varieties. May mga halaman na hindi nadadapuan ng insekto, na may structure ng kanilang mga dahon na hindi nilalapitan ng mga uod, at iba naman ay kahit na may mga insekto pero maayos pa rin yung pag-usbong ng kanilang bunga. Ang iba ay may sariling repellent or insect repellent na amoy na siyang iniiwasan ng mga insekto. So ito yung mga pananim na to ay tinatawag nating ito yung mga insect repellent na mga pananim. Hindi masyadong dinadapuan ng mga insekto. Meron tayong mga halimbawa ng mga peste ng halaman sa pabinhian. So isa dito ay tinatawag nating aphids or aphids sito. So ano ba itong aphids? Ito'y maliit ang katawan, hulgis bilog at iba-iba ang kulay. Sinisipsip nito ang katas ng halaman na nagiging sanhi ng paghina, pangungulot at napipilipit na dahon. Tila naghahanap ng mga aphids ang kanilang daan patungo sa bawat hardin. Ang mga ito ay maliit, malambot na mga insekto na kumakain sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga likidong mayaman sa nutrisyon mula sa halaman. Sa malalaking bilang, maaari nilang mapahina ang halaman ng malaki, makakasama sa mga bulaklak at prutas, at mabilis din dumami ang mga aphids. Kaya mahalagang puksain o kontrolin. Susunod naman ay tinatawag nating uod. May iba't ibang kulay, laki at hugis. So kinakain ng mga uod ang dahon ng halaman. Isa sa halimbawa nito ay tinatawag nating cutworm. Cutworm ay mga pangalang ginagamit para sa larva ng isang bilang ng species ng moth. Ang mga nasa hustong gulang ng moth ay naglalagay ng itlog sa mga labi ng halaman mula sa tagsibol hanggang taglagas. So nakakasira ito sa dahon sa ating pananim. Susunod naman ay yung ngusong kabayo. Ito ay maliit at mabibilis.
sumipsip ng katas ng mga halaman, mabilis lumukso, at lumipad kapag nabubulabog. Ang kulay ay mapusyaw na luntian o maitim. Sa pamamagitan ng pagsipsip ng katas ng halaman, sa ganong paraan nasisira nila yung pananim. So ang tawag natin dito ay ngusong kabayo. Susunod naman ay tinatawag nating sow bug. Ito ay tinatawag din na peel bugs na may malambot at 20 mabilog na katawan at abuhin ang kulay. So, yung sow bugs ay patag, hugis, itlog na mga nilalang na may haba na may 1 sentimetro. Next naman ay itong millipedes. Ito ay lubhang nakapinsala sa mga murang halaman. So ang millipedes, ito yung lumalaki ang 2.5 hanggang 4 cm ang haba. Ang kulay nito ay karaniwang brownish na kulay ang mga karaniwang species na galing sa Hilagang Amerika. Ang katawan at paa, mahaba at payat. Ang mga millipedes ay parang bulati na may mga binti. Ang mga ito ay naisisigment na may 2 pares na mga binti bawat segment. Karaniwang naniniraan ito sa mamamasamasang lugar na sa labas, ngunit maaring lumipat sa loob kung ang kanilang tirahan sa labas ay naging masyadong mainit at matuyo. Ang susunod naman ay laywan or tinatawag nating honeybee. Ito ang mga kulisap na sumisipsip ng mga nectar ng mga bulaklak at ginawang matamis na pulot. Tumutulong din ito sa pollination ng mga bulaklak. Ang mga bubuyog sa lahat ng mga variety ay nabubuhay sa nectar at pollen. Kung walang mga bubuyog, ang pollination ay magiging mahirap at gugugol ng oras. Tinatayang ang 1/3 ng supply ng pagkain ng tao ay nakasalalay sa pollination ng insekto. Ang bubuyog or laywan ay may isang mahaba, maladayamin na dila na tinatawag na isang proboscis na nagpapahintulot sa kanila na uminom ng nectar mula sa malalim na mga bulaklak. So, ang mga bubuyog nito ay nilagyan din ng may 2 pakpak at 2 antena at 3 segment ng bahagi ng kanilang katawan. Susunod naman ay tinatawag nating silkworms. Dito nagmumula ang sinulid na seda na hinahabi upang gawing tela. Ang silkworm ay nagtataglay din ng protina na tinatawag na gram-negative binding protein, na hindi nakakagulat, nagbubuklod sa gram-negatibong bakterya. So, ang silkworm, ito yung isang uri ng uod na nagpuproduce ng tinatawag nating sutla. Ang moth ay mahalaga sapagkat gumagawa ito ng sutla. Ito ay ganap na nakasalalay sa mga tao at hindi ito nakatira sa ligaw. Ang silkworm ay kumakain ng mga dahon, ng mulberry, at iba pang uri ng dahon. Ang susunod naman na nakapakipakinabang na kulisap or beneficial insects ay ito po, paru-paro at putakte. Ang mga ito ay naglilipat ng pollen mula sa bulaklak upang maging bunga. Ang mga paru-paro ay mahusay para sa iyong hardin dahil naakit sila sa mga maliliwanag na bulaklak at kailangang pakainin ang nectar. Kapag ginawa nila ito, ang kanilang mga katawan ay nangongolekta ng pollen at dinala ito sa iba pang mga halaman. Tumutulong ito sa mga prutas, gulay at bulaklak upang makabuo ng mga bagong buto.
Ang karamihan sa mga halaman ay nangangailangan ng mga pollinator tulad ng mga bubuyog at mga paru-paro upang maparami. Ganun din ang ginagawa ng putakti or wasp. So kasama ang palad, para sa mga paru-paro mahalaga din sila kahit na mababang antas. Sila ay miyembro ng chain ng pagkain. Ang mga ito ay mapagkukunan din ng pagkain para sa mga ibon, gagamba at iba pang mga hayop. So meron tayong sasagutan sa ating module. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay may katotohanan at X naman kung hindi makatotohanan. Number 1, lahat ng kulisap at insekto ay mapinsala. Lahat ba ng kulisap at insekto ay mapinsala? Check or X. Pangalawa, pinupuksa ng snowbug ang ugat at murang bahagi ng sanga. Check or X. Number 3, ang buto ng atis ay pinakukuluan at ginagamit pambomba sa mga kuto at langgam. Kung tama ay lagyan ng check at kung mali naman ay X. Number 4, ang crop rotation ay isang paraan upang malimitahan ang pagsulpot ng mga peste sa halaman. Number 5, ang pagtatanim at pagpaparami ng iba't ibang uri ng pananim o companion planting ay mabisang paraan para sa pagpuksa ng mga peste sa halaman. Isulat ang tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Sagutan natin ito sa ating mga modules. Nakakatulong ba ang pagsugpo sa mga mapinsalang peste at kulisap sa ating mga pananim? Tama, dahil sa tandaan natin mga bata, ng pagsugpo nito ay upang maalis natin ang mga ito ay nakakasira sa ating mga halaman. So narapat lamang natanggalin ito. Kailangan nating sugpuin upang umusbong ng maayos ang ating mga halaman, sisibol at magkaroon ng bulaklak at mamunga upang makapag-harvest tayo ng maraming bunga. Susugpuin ang mga mapinsalang mga peste at kulisap na siyang sumisira sa ating, sumisira at pumapatay sa mga punong halaman. Lagi nating tandaan, kinakain din ng mga bulaklak at bunga at nagdadala ng mga mikrobyo papunta sa ibang mga halaman. So, yung mga ibang insekto nakakatulong, ang iba naman ay nakakapinsala. So, iilan sa kanila nakakatulong sa pag-produce ng bunga sa tinatawag nating prosesong pollination. So, panibagong gawain natin sa ating module, basahin nang mabuti ang mga pangusap at isulat ang tamang letra sa mga patlang sa bawat bilang. Unang katanungan, ang paggamit ng chemical na pamatay ng peste ay nagdudulot ng A. Pagkasira ng lupang taniman, B. Malubhang sakit sa tao, C. Pollution sa tubig, D. Lahat ng nabanggit.
paggamit ng chemical na pamatay ng peste ay nagdudulot ng blank. Piliin ang tamang sagot. For number 2, ito ang pagtatanim at pagpaparami ng iba't ibang uri ng pananim para sa pagpuksa ng mga peste sa halamanan, pollination at para sa pagkakaroon ng tirahan ng mga bulate. Ano ang tawag natin dito? A. Biointensive gardening. B. Companion planting. C. Crop rotation. D. Intercropping. Piliin ang tamang sagot. Alin sa mga masistemang pananim ang tinutukoy sa ating tanong? Ito'y may iba't ibang uri ng pananim para sa pagpuksa ng mga insekto sa halamanan. Gamit yung pollination. Sa pangatlo naman, ito ay isang proseso ng pagsasalit-salit ng mga pananim ayon sa kalagayan ng panahon. A. Biointensive gardening. B. Companion planting. C. Crop rotation. D. Intercropping. Alin sa sumusunod na organismo ang nakakatulong upang maging mataba ang lupa? Earthworm, fruitworm, sawbug, or tapeworm? Alin sa mga sumusunod na organismo ang nakakatulong upang maging mataba ang lupa? Number 5, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng beneficial insect? A. Aphids. Borer, spider, or white fly. Number 6, galing ito sa India. Ang dahon at buto nito ay mahusay na pamuksa ng mga pesting kulisap. A. Bawang at sibuyas. B. Neem tree. C. Siling pula. Or letter D. Tabako. 7, sa kulisap na ito nagmumula ang sinulid na seda na hinahabi upang gawing tela. A. Apidsito. B. Laywan. C. Paro-paro. D. Silkworm. Number 8. Ito ang mga kulisap na sumisip-sip ng mga nectar na mga bulaklak at ginagawang matamis na pulot. Earthworm, laywan, C. Silkworm, or D. Sawbug. Piliin ang tamang sagot at isulat sa tatlang bago ang bilang sa ating mga modules. Number 9, ang mga ito ang naglilipat ng pollen mula sa bulaklak upang maging bunga. A. Apidsito at borer. B. Laywan at spider. C. Paro-paro at putakte. D. Silkworm at whitefly.
At panghuling bilang, pakuluan ang puno o katawan at dahon nito, palamigin, ihalo ang isang bahagi nito sa isang bahagi ng tubig, gamiting pambomba sa uhod at langgam na itim. Ano ito? A. Atis, B. Bawang at sibuyas, C. Kamatis, or letter D. Neem tree. Pakuluan ang puno o katawan at dahon nito, palamigin, ihalo ang isang bahagi nito sa isang bahagi ng tubig. So yun lang at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kapag meron kayong katanungan, isulat lamang sa comment section na makikita sa baba. Maraming salamat.